Sungayon maglulutot tayo ng fried chicken a la KFC. So, ito yung ating ingredients. May chicken tayo dito. 6 na peraso lang lutuin natin. May tubig. May oil. All-purpose flour. Ito yung mga spices natin. Kasi gagawa tayo ng ating sariling breading mix. So, ito yung ating gagawin na mga breading mix. Para sa ating breading mix. May salt tayo dito. Yan. Salt. Garlic powder. Paminta. Cumin. Pork powder, paprika, at saka chicken powder. Ito na yun. Ating ingredients para sa ating breading mix. So, hindi na natin kailangan bumili ng crispy fry. Ito na. Tuturo ko na sa inyo. Ayan. So, ang una natin gagawin ay, ito na yung ating flour. Ibuhos na natin yung lahat na spices dito. Ayan. Ibuhos lang natin. So guys, pag ginawa nito, hindi na nyo kailangan bumili ng breading mix. Tapos hindi nyo natitiperin kasi yung breading mix, kunti lang yung laman, diba? Yan na. Tapos na siya. Yung sunod na gagawin ay haluin. Yan. Haluin natin. Yung ating lahat ng haluin na. Dagdag tayo ulit ng flour. Dagdag ng flour. Nagdagdag ako ng flour kasi konti lang yung nilagay ko kanina. Honey, si Alondra ba? Honey! Hey! Nag-iingay yung baby ko. Kaloob ka na bata. You can go, ano, far away. I have video here. The voice of Alondra is, ano, lagi na nyo sa aking video pag nagluluto. Yan. So, nahalo na natin. Okay na tayo dyan. Ang susunod natin na gagawin. Susunod natin na gagawin. Kukuha tayo ng malinis na plato. Tapos, kukuha tayo dito sa ating breading mix, ganun. Kukuha tayo ng mga 3 kutsara. Ayan.
Tapos yung tubig natin, lagay na natin. Kasi dito natin isasaw-saw yung ating manok. Haluin lang din. Yan. Pwede kayo gumamit ng egg dito, guys. Itlog. Pero pag gumamit kasi ng itlog, kinabukasan yung chicken natin. Malambot siya. So, sa recipe na ito, sa option na ito na hindi tayo gumagamit ng itlog, kahit kinabukasan, crispy pa rin yung ating chicken. Yung balat niya, crispy pa rin. Haluin lang natin. Yan. Halo-halo. So, okay na siya. Halong-halo na. Ang susunod natin gagawin ay yata nakikita eh. Okay na tayo dyan sa ating water. I-dip natin to dito. I-rolling-rolling natin yung ating chicken. Yan. So, siguraduhin nyo guys na nakakuting lahat. Yun. Yan. So, ang gagawin natin, ganunin lang natin. Para mawala yung hindi dumikit na flour. Tapos, dito natin i-dip na naman. Diba? Pagkatapos natin i-dip dito, ibalik natin dito sa ating breeding mix. At, yun na. Honey! Ay, naku, talaga lang. Siguraduhin nyo guys na nakakuting lahat. Yan. Para crispy yung kanyang balat. Pag piniprito na. Yan. So, ang purpose bakit natin inaalis yung hindi dumikit na breeding mix para mamaya pag prinito natin yung ating mantika ay hindi ano madumihan, hindi siya masusunog. So, perfect yung pag-prito ng ating manok. Yan, okay na tayo dyan. So, next naman, ito. Yan. Pag nasubukan nyo ito guys, lutuin sa bahay, hindi nyo na kailangan bumili pa sa ano, like Jollibee or sa KFC. Kasi magsawa na kayo sa kakagawa. Diba? Tapos dito. Yan. Tapos balik natin dyan. So, pag gumagawa ng ganito, guys, di talaga maiwasan na may tumatalsik. Diba? Mamaya na natin ang punasan.
maganda to pang negosyo, guys. Tipid na siya na, ano, yung breading mix natin, di ba? Kasi tayo yung gumawa, tapos yung chicken natin crispy, tapos malakis pa siya. Di ba? So, dami talaga yung babyli. So, yun na. Gagawa tayo ng bonggang sauce nito mamaya. Diba? So ituloy lang natin yung procedure, guys, hanggang sa matapos tayo. So tapos na tayo mag-coating sa ating chicken. So ready to fry na to, guys. Ipa-fry na natin. Yan na. So mainit na yung ating kawali. Maglalagay na tayo ng oil. Yan. Ito na ako. Mahiwagang mainit na yung ating mantika. Lagay na natin ating chicken. Laki ito ng part. So, huwag nyo masyadong lakasan yung apoy, guys. Sakto-sakto lang. Para crispy naman yung ating chicken at juicy yung ilalim. Thank you.
bango na siya, guys. Super by na. Baliktarin na natin, guys. Tingnan nyo, crispy na siya. Ay, nako. Ang latong. Ayan. Baliktarin na natin. Ayan. Super latong. So, iprito lang natin, guys, hanggang sa maluto. Ito na yung ating chicken, guys. Hanguin na natin ito ng super crispy. Patulo muna natin dyan sa ating strainer para maano yung mantika. Crispy crispy. Tapos isunod na natin yung iba pa. Yan. Okay, ito na natin. So, dahil mainit na yung mantika, babalik na rin yung mantika. Pagi masuk. Ang lutong fried chicken ala KFC. Diba? Ang lalaki ng hiwa ng manok dito, guys. So, tayo na part ito. Kaya mawakil din siya. So, lutuin lang natin dyan. Pito-prito lang. So, habang piniprito natin yung ating chicken, gagawin na natin yung ating gravy. So, guys, ito na yung ating chicken, fried chicken a la KFC. So, may gravy tayo dito. Ang sarap niya, guys. Yan na. Tapos na tayo magluto. Yan ang ating fried chicken. Guys, sa ating gravy naman, ito yung ating ingredients. May hot water tayo dyan. May beef cubes, ginurog ko lang siya.
Yun. May butter tayo dito. At saka may flour. So, ito na yung ating gravy. Mahiwagang gravy. So, ang una natin gagawin ay simple eh, dito para matunaw na siya. Hot water to guys ha. Yan. Haluin lang natin para matunaw na. Ito na yung ating beef cubes. Yan. So, gagawin na natin yung ating gravy. So, dito sa ating kawali, mainit na to guys. Yun na. Kumakita. So, ilagay na natin yung ating butter. Lagay na din natin yung ating flour. So, hinaan nyo lang yung apoy guys kasi bawal masunog yung ating flour. So, yung flour na nilagay ko dito ay 3 kutsara. So, lutuin lang natin yung ating flour hanggang sa mag-golden brown. Ito yung aling chicken. Haluin lang natin hanggang sa mag-golden brown. Yung ating flour. So, ang mahirap sa paggawa ng gravy ay kailangan mong haluin, haluin ng haluin. Hindi pwede iwanan kasi masusunog siya. So, magsawa ka na sa paggagawa ng gravy at kakain ng gravy. Ito lang ang gagawin mo. Simple lang. Malapit na siya mag-brown. Kahit gravy lang guys, pwede nyo na ulamin ang sarap niya. Promise. So, malapit na siya maluto. Mag-start na siya mag-golden brown. Pag-ilisan natin yung paghalo. Ay, nasusunod na siya. So, dahil luto na yung ating flour, ilalagay na natin yung ating beef cubes kanina. So, agad siya lumapot guys at maglalagay tayo ng tubig. So, lagay tayo dito ng tubig. So, maglagay na tayo ng tubig guys. Haluin lang natin.
Haluin lang natin guys hanggang maluto ito. Hanggang mag-reduce yung kanyang. Maglalagay niyo din tayo ng salt at saka paminta. Haluin niyo na. So ito na yung gravy natin guys. Luto na siya. Hahanguin na natin. Tingnan mo. Ito na yung perfect na texture natin kakailanganin sa ating gravy. Ayan. So, okay na tayo dito.